God's Day to all po. Good morning na naman po sa lahat. Nandito na naman po tayo sa daily devotion natin. Para, alam niyo yun, ready po tayo sa buong araw, mga kapatid. So, start na po tayo. Ang title po natin is, What the Devil Fears. Marami na po tayong naging topic tungkol sa devil, di po ba? Pero, let's continue to know at saka learn. Ano nga ba ang natatakutan ng devil? So, sabi po niya dito, ang verse po natin is taken from Ephesians chapter 6, verse 18. Sabi niya, and pray in the Spirit on all occasions. Sa lahat ng pagkakataon, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Yung iba po, sa ibang translation, for all the saints. Tawag po kasi sa mga God's people ay mga saints. Ayaw man po natin o hindi. Yun po ang sabi sa Bible. We are saints. Sabi niya, we are Lord's people. Kaya mo, sabi niya po, pagpapabasahin po natin uli, pray in the Spirit. Paano po ba tayo mag-pray? With the Spirit, with the power of the Holy Spirit, sa kahit anong klase na sitwasyon ng buhay, with all kinds of prayer and request, lahat, sabi niya, lahat. May prayer request ba tayo? Kung ano man yung, kumbaga parang sinasabi niya, specifically, sabihin mo sa Kanya, kasabihin natin sa Panginoon, with this in mind, be alert, and always keep on praying for the Lord's people. Bakit po kaya sinasabi ni Apostle Paul to? With this in mind, andito na lahat na ipagdadasal natin. Ayan, si ganito, si ganyan, kasi siya ganito. Be alert and always keep on praying. Maging alerto daw po tayo. Kasi kuminsan po, di ba, pag nagpe-pray tayo, parang mamaya parang pumipikit ang mata, o di kaya nakapikit ka, nagsasalita, pero iba yung naiisip. Sabi niya, pag nagpe-pray tayo by the Spirit, with the Spirit, in the Spirit, tayo po ay magpe-pray and be alert, always keep on praying. Kanino? Sa lahat ng mga, to all the Lord's people, to all the saints. Kasi bakit po? Syempre po, sino ba po ang aatakihin ni Satan? Di syempre, yung mga kaaway niya. Sino ba ang kaaway ni Satan? Di syempre, yung mga kadikit ni Lord. Kaya Lord's people. Pagdasal daw po natin, ipagdasal po natin at pinalangin natin ang isa't isa. Pansinin niyo po, tingnan niyo ngayon yung sarili niyo. Diba? Meron kayong pinagdadaanan. Bakit? You are Lord's people. Anak po tayo ni Lord. May laban tayo parati. Iba-iba. Mapalab life man, financial man, relational man, emotional man. Alam niyo po, Lord, iba-iba po yung mga battle na pinagdadaanan natin. Pero yun po yung sinasabi ni Apostle Paul. Yun, ito po. Merong kwento si Pastor Max Lucado. Sa totoo lang po, si Pastor Max Lucado, una ko siyang nakilala na doon sa mga stories ng pangbata sa Hermes. Siya ang mga nagsulat nun. Kaya kung mapapansin niyo po, mahilig siya sa mga story. Pero ang cute-cute at saka ang gaganda po dahil simple at malaki yung marami po yung matututunan natin. So, ito na po yung kwento. Sabi niya, the devil fears prayer. Ay, hindi pa pala yun yung kwento. Introduction na pa lang. The devil fears prayer. Naalala niyo po nung prayer and fasting, sinabi ko po ito kay Oswald Chambers. Ang sabi niya, the prayer of the feeblest saint on earth who lives in the spirit and keeps right with God, o yung talagang who keeps right with God
is a terror to Satan. Alam niyo yun, yung talagang may laban tayo sa prayer, pero pinipili niya na maging alert siya, na talagang pinili niya na magfo-focus siya kay God alone pag nagpe-prayer. Sabi niya eh, the very powers of darkness are paralyzed by prayer. No. Talo po sila. Panalangin pa lang, talo na. Sabi niya, no wonder Satan tries to keep our minds fuzzy. O diba, ano-ano iniisip pag nagpe-pray? In active work. O di kaya, busy-busy tayo sa, ay, unahin ko muna to. Ay, magluluto pa ako. Ay, magpe-pray ka na. Stop muna kasi may kalat. Ganun. Till we cannot think in prayer anymore. Nangyayari po ba yan? Oh, so balik na po tayo ha. Sabi niya, the devil fears prayer. Imagine this scene. Oh, imagine natin yung story ha. Sabi niya, he sat in the back of the room during a strategy session. So, ayan, may session ng mga minions ng demons. A dozen demons had gathered to hear a report on the life of a particular stalwart saint. Pinag-usapan nila. Siguro eh, itong lords, yung people of God, eh, talagang ano kaya ang taktika nito, paano natin siya matatalo sa battle. Sabi nung isa, he won't stumble. Grouse the imp responsible for his demise. Sabi nga po kasi, bawat isa sa atin, may pinapadalang mga minions ang si Satan para tayo po ay ma-stumble, o di kaya tayo po ay matemp, tayo ay sumuko. Sabi niya, he won't stumble. No matter what I do, he won't turn his back on God. Sabi niya. So, isipin niyo po ha, sabi niya, a dozen of demons. Nagkakaroon sila ng session, iniisip nila yung strategy para matalo nila yung para mas magkaroon na matemp o mawala yung faith ng isang people of God. Sabi niya, the council began to offer suggestions. Sige, nag-offer sila ng suggestion. Bilo mo sila, nag-meeting pa. Take his purity, one said. Siguro mayroon siyang crush, ganun. Take his purity. I tried, replied the friend, but he's too moral. Di daw niya matem. Take his health, sabi nung isa. Urge another. I did, sabi niya, yung health, I did. But he refused to grumble or complain. Tanyo, ano ba yung mga technique dito? Be holy. Do not complain. Ayaw ni Lord kasi nagko-complain, di ba? Parang mga Israelites. Just take his belongings. Oh. Are you kidding? Sabi niya, I've stripped the man of every penny and possession, yet he still rejoices. Ibig sabihin, hindi niya ginudyos ang salapi o ang material na bagay sa buhay. May mga taong kasi po na gano'n na nagiging idol na nila yung mga bagay-bagay sa mundo. Pero ito matindi. Holy siya, hindi siya makoreklamado. Tapos, kahit na may sakit siya, hindi siya nagre-reklamo. Pagkatapos, kahit na nawala na yung mga ari-arian niya o belongings niya, hindi pa rin siya. Sabi niya, nagre-rejoice pa rin siya. Naniniwala pa rin siya kay Lord. For a few moments, no one spoke. So, lahat sila na nag-iisip. Finally, from the back of the room came a low, measured voice of Satan himself. The entire council turned as the fallen angel rose to his feet. His pale face was all but hidden by the hood. A long cape covered his body. He raised his bony hand and made his point. Kuminyan daw siya. You must take what matters most. Ano daw yun? Gusto niyo po malaman? You must take what matters most. Sabi ni Satan. What is that? Sabi ng mga minions niya.
ask the subordinate. Alam niyo po ang sinasabing Satan, you must take his prayer. Because prayer is very powerful po na pwede mag-paralyze ng demon. Kaya po, let us take every day, let us make it a point to pray to the Lord our God para ma-paralyze niya yung mga demon at hindi po tayo matempt sa buong araw. Kailan pa po tayo magpe-pray pag matutulog na tayo? Siyempre, tapos na po ang laban. Kaya umaga pa lang, sabi niya po kasi ito, umaga pa lang, magpe-pray na tayo kay Lord para ma-paralyze niya na lahat. Tingin niyo si Jesus. Ito na pag-uusapan ko namin sa small group namin, kila Ate Ems. Alam niyo, Our Father in Heaven, holy be your name. Diba sa holy, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Just give us this day our daily bread, forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Ito yung huli, sabi niya, do not lead us into temptation. Diba? Doon pa lang, pinipray mo na, Lord, do not lead us into temptation, but deliver us from evil, away from the evil ones. Deliver nyo na kami. Umagang-umaga pa lang, kung yun ang dasal natin, i-deliver us from the evil ones. O di, sinabi mo na kay Lord dun eh. Pag, lalo pag nag-pray ka, na-alert ka, nakafocus ka kay Lord, with all your heart, with all your soul, pinanalangin mo yon, tapos pinanalangin mo pa ang lahat ng mahal-mahal mo sa buhay, aba, umpisa pa lang po ng araw, panalo na tayo. At sa gabi, it is resting time. Tapos naman ang battle, rest na, sabi ni Lord. Bukas uli. Take time to pray. Pagising natin, take time to pray. Yun po yung start ng battle natin. Dahil po kung babasahin ko yung context ng pinagkuhanan po ng verse na to, it is taken from, diba, Ephesians chapter 6. Tumaas po ako ng ano, ang title is The Armor of God. So ito po yung sinasabi niya na pagka nagpe-pray tayo, paano tayo magpe-pray? Sabi specifically, kung lahat sabihin mo, kung ano gusto mong sabihin kay Lord, sabihin mo sa Kanya. Sabi niya ng ganun eh, diba? And with this in mind, be alert. Huwag yung pag-prepare ka, Lord, thank you po. Tapos para bang wala kang walang kapuso-pusong panalangin o ano. Ano yung alert sa'yo na, good morning, Lord. Kahit na para po tayong bata, gusto ni Lord yun, alert tayo. Kaysa naman po yung mag-prepare ka na karami-rami sasabihin, pero naaantok ka na sa sarili mo dahil sa kung ano nung sinasabi mo. You pray as you talk to your Father. Tapos, sabi niya dito, finally, be strong in the Lord and in His mighty power, sabi niya. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the scheme of the devil. For our struggle is not against flesh and blood, sabi niya, but against the rulers and against authorities, against the powers this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. Magiging hindi ka matitinag, kapatid. And after you have done everything, sabi niya, to stand. After you have done everything, to stand, sabi niya, stand firm then. With the belt of truth buckled around your waist. Kasi yun yung word ni Lord, di ba? Yung truth. Tapos, pasensya na po, medyo nalilito na ako, maliit na ang tingin ko. Sabi niya, around your waist with the breastplate of righteousness in place, right
yung breastplate nandito, ang pinoprotect nun? Yung heart natin. Oh, tapos, and with your feet, fitted with the readiness that comes from the gospel of peace, oh, di ba, ready ka para i-share mo yung gospel. In addition to all, take up the shield of faith. Yun yun daw po yung unang sangga natin sa kalaban, yung faith natin kay Lord, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Yung palang, oh, i-extinguish niya na. Hindi niya lang sasanggahin. Kumbaga, mawawala, mawawasak yung mga yun. Yung mga panama, ano ng mga devil sa atin, arrows nila. Take the helmet of salvation. Bakit helmet of salvation? Di ba po, may battle tayo. Start pati sa utak natin. Our battle start in our mind. Pagka na-control niya na yan, manghihina ka na, hindi ko nga kaya. O, kaya wag po tayong papatalo sa ano pa lang, battle of our minds. And, sabi niya, the sword of the Spirit, which is the word of God. Lahat po yung word of God. The word of God is the truth. The word of God is, yun yung gospel, di ba? The word of God is our salvation. The word of God is the gospel of peace. The word of God is, ano pa yung huli? Is our faith, yung faith natin kay Jesus Christ. Kaya pong armor natin is the word of God every day. Kaya nga po, sabi niya, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayer and request. Sabihin lang natin, with this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Doon po kinuha ni Pastor Max Locado. So yun po ang natin message for today. The power of prayer, yun po yun how to defeat the devil's scheme in our life. Pray at the beginning of the day. Kasi po, may laban tayo always. So, yun lang po. Pray na tayo. Lord, maraming salamat po sa message nyo. Naniniwala kami, Lord, na piniprepare nyo kami for another battle, for this day. Lord, we pray to everyone who believes in you, who trust you, Lord God, who depend on you, Lord, for everyone, Lord, na nanghihina sa mga sa araw na to, for everyone, Lord, na hindi alam ang gagawin, who needs your guidance, Lord, for everyone, Lord, na kailangan ng wisdom mula sa inyo, na tinataniman ng kalaban sa kanilang mga isip, Panginoon. Lord, the power of the name of Jesus, break, Lord, the chain na nilalagay ng kalaban sa aming isip, sa aming puso, Panginoon. And Lord, tulungan niyo po kami as your warriors, Lord, to put on the full armor, Lord, na gusto niyong dala namin sa araw-araw. And Lord, sa lahat po ng mga tao, Panginoon, na mahal namin, mga iniisip ng lahat ng nanonood ngayon na pinapanalangin nila, all the saints, Lord God, all those people who really believes in you, Lord, at even po sa mga tao na nagda-doubt o nawawala sa landas, sabi niyo, Lord, once we are yours forever. You have written, Lord, our names in the palm of your hand, Lord. And we believe that every day kasama ka namin. In every battle, you are our leader, Lord God. You will lead us and guide us all throughout this day, Panginoon. Nawa po, matapos po ang araw na to na you have delivered us from the hands of the evil ones, Lord. At saka po, magiging victorious po kami. Maraming salamat, Lord, Father God in heaven. Thank you very much. This we pray in the most powerful name of Jesus. Amen. Good morning po!